Lupang Ilunggo. Please subscribe and like and share. Ayon, magandang umaga po sa lahat nating mga kababayan na Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga at mapapagpalang araw sa ating lahat, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, may bago na naman tayong video at update sa ating West Philippine Sea, mga kababayan. At alam naman natin kung ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulo nung araw ng kanyang suna. Ayon sa ating mahal na Pangulo, ang atin ay mananatiling atin pagdating dyan sa West Philippine Sea. Diba? Napakagandang pakinggan na mayroon tayong Pangulo na pinahalagahan ang ating mga kalupaan at ang ating mga teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Alam naman natin ang China. Dahil ang China, hindi pa rin talaga sinusunod ang arbitral ruling o ang UNCLOS na noong 2016 ay pinanalunan na ng Pilipinas ang Scarborough Shoal na sinasabi nilang kanila daw teritoryo. Pero ang China, hindi ito tinatanggap. Pero ayon naman po sa ating Armed Forces of the Philippines, nangangako umano ang Armed Forces of the Philippines sa pag-rally sa likod na mahigit na paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggiit ng karapatan ng Maynila sa West Philippine Sea sa kanyang State of the Nation address noong Lunes. Ayan. So sinusuportahan ng ating Armed Forces of the Philippines ang mensahe at pag-iit ng ating mahal na Pangulo sa mga karapatan natin sa West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? Ganyan, no? Dapat ang ating leader para hindi tayo nagiging kawawa pagdating dyan sa West Philippine Sea. Hindi katulad ng mga nakaraang administrasyon, ipinagkasundo kahit gentleman agreement lang. No? Walang kasulatan, pumayag na ipagkasundo sa China. No? O ayan, mga kababayan. So ngayon, nakipagkasundo man ang Pilipinas sa China, mayroong kasulatan at alam ng taong bayan. Hindi katulad mga nakaraang administrasyon, sila lang ang nakaalam, gentleman agreement lang. Kung hindi pa, nakaupo ang ating mahal na Pangulo, ay hindi pa natin malalaman, no, ang kanilang ginawa na pakikipagkasundo sa China. At ayon pa dito, patuloy na itataguyod ng AFP ang ating misyon at tinitiyak na ang ating soberenya ay integridad at teritoryo ay pinangangalagaan at nananatili tayong mapagbantay sa ating pangako sa pambansang depensa. O, di ba? Ayan, mga kababayan. So yan naman talaga yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kawani, no, ng ating Armed Forces of the Philippines, na magiging handa sa pagprotekta at pagbabantay sa ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Yan ang ano ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, mga kababayan, no, sa mga ganito kasing senaryo sa ginagawa ng China at pagpapakalat na kanilang mga barko diyan, no, malapit sa West Philippine Sea, ay dapat talagang laging naka-alerto tayo. Laging nakahanda ang ating mga Armed Forces of the Philippines para protektahan ang ating mga teritoryo at ang mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ito, tuloy ko lang. Hindi tayo susuko at mag-alinlangan at haharap sa bukas at patagong mga banta sa ating pambansang seguridad kasama ang katapangan ng isang tunay na makabayang Pilipino. Ayon umano ay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang payak. Oh. Diba? Ganyan dapat, mga kababayan. Nagkakaisa tayo. Oh. Itong ating Armed Forces of the Philippines, Chief General Romeo Bronner Jr. ay ito'y talagang kung ano man ang pinag-uutos ng ating mahal na Pangulo ay kanyang sinusunod at pinaninindigan at ipinapalabas. Kung ano man ang inutos ng ating mahal na Pangulo, ayun lang ang sinusunod nila. Dahil naniniwala
ang ating Armed Forces of the Philippines sa magandang tinatahak ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga gawain dito sa bansa. At ayon pa sa ating Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila sa ipinaglalaban ng ating mahal na Pangulo. Kaya nandyan sila para sundin at samahan ng ating mahal na Pangulo laban dyan sa West Philippine Sea. So, yung mga pro-China dyan, ano kaya masasabi nila dito? Diba? Alam mo po mga kababayan, yung mga pro-China, sila yung nagpapakalat na magkakagyera daw sa Pilipinas. Ngayon, pag winater cannon naman, ang ating mga barko, nagagalit naman sila sa gobyerno, bakit daw di lumalaban? Sa tingin nyo po mga kababayan, kung gumanti ba ang Pilipinas, matatapos na kagad? Siyempre, gaganti din ang China. Diyan magkakaroon ng gera. Ang atin lang, ginagawa ng ating gobyerno, igit ang karapatan natin, hindi para makipag-gera. Nagpadala ka lang ng barko dyan, nagpadala ka lang na ano, sabihin na naman nila ng mga pro-China, makikipag-gera kasi nagpadala sila ng mga barko dyan. Hindi ho tayo makikipag-gera mga kababayan. No? Lagi ho yan sinasabi ng ating mahal na Pangulo at ng ating Armed Forces of the Philippines. Tayo ay igiit lang ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi ho tayo makikipag-gera. Oh, ayan po mga kababayan ha. Maliwanag 'yan, no? Ayan. So, sa ibang balita naman po mga kababayan, nagpalitan ng taktika ang mga sundalong Australiano at ang Pilipino, 'di ba? So, may mga ginagawang pagsasanay ngayon ang Australia at ang Pilipinas. Pero inyo mga kababayan, napakaraming bansa ang sumusuporta at tumutulong sa bansa natin. No, katulad yan, maraming bansa yung nagkondina nung kailan yung pangharas ng mga barko ng China na maaari silang tumulong sa bansa natin kung sakaling ituloy pa ng China ang kanilang mga masamang binabalak sa bansa natin. Diba? Ito, babasahin ko lang mga kababayan. Ha? Ang mga mortar urban combat clearance, signal first aid at combat shooting ay ilan lamang sa mga kategorya na pagsasanay na isinagawa umano ng Pilipinas sa mga miyembrong ng 1st Battalion Royal Australian Regiment. Di ba? Gaano ba yung kalaking tulong ang mga pagsasanay na ito? Kasi alam naman natin, ang Australia ay malakas na bansa din. So sa pagsasanay nila mga kababayan, yung mga hindi pa nahahawakan ng mga sundalo natin na mga kagamitan na wala pa sa Pilipinas, mahahawakan ngayon ng ating mga sundalo doon at magkakaroon sila ngayon ng advance na training, ano? Kahit wala pa tayo niyan, pero alam na nila kung paano ito pagaganahin kapag meron na tayo. Yan ang malaking advance na magkaroon ng mga ganitong aktibidad ang Pilipinas at mga kalyadong bansa, lalo na sa Amerika mga kababayan, kasi mas high-tech ang mga kagamitan ng mga ng Amerika. Mula Abril hanggang Hunyo, ang mga miyembro ng 3rd Combat Brigades ay nakadeploy sila sa Pilipinas para bumuo umano ng mga mobile training team sa ilalim umano ng pinagsamang Australian training team ng Philippines. Ayan. Di ba? So, yan, sinasabi na naman nila kapag may mga kalyadong bansa na pupunta ho dito sa atin, sasabihin ho yan ng mga anti-Marcos o mga pro-China, nagpadala na naman ng mga sundalo, makikipag-gera na naman sa China. Hindi ba nila alam mga kababayan, sa mga pagpunta dito po ng mga ibang bansa para makisama, makipag-insayo sa mga sundalo natin dito sa Pilipinas, ay napakalaking tulong yan. Malaking advantage sa Pilipinas at matuto. Kasi alam naman natin, yung ibang bansa po mga kababayan, meron po silang mga kagamitan na wala pa dito sa atin. So, maaari nating makita o maaari makita ng mga sundalo at mahawakan at siyempre mapag-aralan. Kapag meron na tayo, di alam na ng ating mga sundalo kung paano ito gagamitin. Diba? Ayaw ng mga anti-Marcos yan. Kasi makikipag-gera daw tayo. So yun po mga kababayan, basta ito po ang masasabi ko lang. Ang ating mahal na Pangulo
nananatili ang kanyang paninindigan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. At hindi hahayaan, no, na makuhaan pa tayo ng teritoryo, mga kababayan. Yan ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Ayun, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo at makukomento nyo? Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. God bless. Thank you po.